I'm a good father. Yes. I'm a good husband. Wow. Wala, diba? Pareho kami mag-asawa. Hindi healthy, ma'am. Naghihintay na lang kami ng... Ay, tatay naman. Pero at least, di po ba yung awit natin, naramdaman nyo tayo na ito po ay kanta ko mula sa aking puso. Actually, taiyakin din po ako. Kaya medyo pinipigilan ko po. Opo. 96 years old. Naalala ko lalo na itong lugar natin. Dumatala ko sa edad na ito. Nakita ko ang katotohanan at sarap ng buhay. Yun lang na kaiba na. Ako eh, hindi ko binibilang yung sarili ko. Dahil yung anong sa edad, nalalaman ko. Kusa man sa Iglesia, I've been bypassed because of time. Naku, wow. Wow, 96 years old. Ay, pasensya na kayo, napaiyak ko pa kayo na hindi ko po sinasadya. Pasensya na po, kaya lang, alam po ninyo... Hindi ako nag-aate. Opo, alam ko naman. This is the time when I was able to live here freely because of my profession. Wow. Sige, thank you very much. Thank you so much po, thank you so I much. I pray to God. Opo, opo. Come, whatever. Come. Everybody will be there. And of course, to you, I promise that someday I can be there. Sige, salamat, Iha. Salamat. Iha, kung gusto eh, ay sila. Pasensya na po. Ate Malo, thank you. Pero, gusto ko lang po mapasaya yung mga senior. Ay, alam po ninyo sa totoo lamang. Kahit na marami pong sinasabi yung ibang tao, hindi ko na po masyado iniintindi kasi ako po ay magulang din at may mga magulang pa na gusto kong bigyan din sila ng pagmamahal na hindi naman po natin kailangan haluan ng politika palagi yung ginagawa natin. Pero ako po ay bumababa sa karamihan ng barangay sa buong Maynila. At nakita ko po yung mga nanay, yung mga lola na nagtatrabaho pa. Kahit na 100, 200 lang yung kinikita nila, nagkakaloba po sa mga anak. Kaya sabi ko, hindi naman siguro too much kung tayo po ay maglingkod sa mga senior citizen dahil mahirap po ang buhay, lalo na pag mag-isa lang po kayo. Kaya gusto ko po na makatuwang po ako ng mga senior citizen na maramdaman po ninyo na merong isang tao magmamahal sa inyo. Kahit na hindi ko po pasukin ang politika, maniwala po kayo sa akin. Hindi po ito, hangad ko kundi. Gusto ko lang din na sa pagkakataon pong ito na binigyan ako ng Panginoon ng pangalawang buhay, eh sana po mabigay ko lahat ng paglilingkod. Kasi minsan na rin po nanganib ang aking buhay nung na-aksidente ako sa tren dito sa May Pedro Hill. Alam niyo po, doon ko naramdaman na ang Diyos talaga, hindi ako pinabayaan. Kasi nung nabunggo po yung sasakyan na sinasakyan po, kumapit po yung release, di ba yung trend po, yung Bakal Kalawang. Halos 1 inch na lang po dun sa poste na malapit na ako bumangga. Alam po ninyo kung ano lang ginawa ko. Nagdasal lang po ako ng Hail Mary. Nung natapos ko pong sabihin ng Hail Mary, kumalas po yung sasakyan. Bumalik po patalikod dun sa release. Alam po ninyo may lumapit sa akin na isang senior citizen na tumatakbo na lalaki. Sinabi niya, Iha, napakaswerte mo kasi ngayon lang ako nakakita ng aksidente na hindi namatay. Sabi niya, kaya binigay niya ako ng tubig. Isipin po ninyo kung sino pa yung unang lumapit sa akin, yung senior citizen na lalaki na matanda na payat. Na parang bigla na lang siya nag-appear na nagpakita sa akin. Kaya mula po noon, pinahalagahan ko na po yung buhay ko na gusto kong makapaglingkod sa kapwa ko.
Kaya sana po, kung ano man po yung political na naririnig po ninyo, ako na po nagsasabi, hindi po ako namumulitika. Hindi ko po to pinasok para kumita. Hindi po. Kundi lahat po ng blessing na ibinigay sa akin, gusto ko pong ubusin sa pagtulong kahit wala na pong maiwan sa akin. Iya, tuloy ako. Nag-iyak pa ako dito. Nakwento ko pa po, tuloy na aksidente. Totoo po na aksidente ako sa tren. Halos nanginig po yung driver ko na kasama, na siya po ang nanginginig. Kasi ako po, sa totoo lang, nung na-aksidente po ako sa tren, parang meron pong shield na nag-cover sa akin. Hindi po ako nauntog, hindi ako gumanon. Kasi ang lakas po ng impact eh. Pero diba normally po, pagka ang lakas ng impact, gaganon ka. O kaya gaganon. Wala po nangyari sa akin, nakasteady lang po ako. Doon ko po naramdaman talaga yung presence ni God, na binigyan po niya ako ng anghel na niligtas po ako. Kaya, sino ho magsasabi na hindi ako maswerte? Sino ho bang hindi matutuwa na ikaw ay makapaglingkod sa panahon na ibinigay niya po sa akin yung pangalawang buhay? Kaya sana, naunawaan po ninyo na ako po ay isang batang San Andres Bukid, Maynila, na tunay na batang San Andres Bukid. Natural lamang po yung pagmamahal, ibabalik ko po dito sa ating lugar. At sana po, kung ano man po yung programa ng mga barangay, tangkilikin po natin, tulungan na lang po natin yung ating mga chairman, mga kagawad, kasi sila, nandyan po sila para maglingkod. Kung ano man po yung politika, kung ano naman po makakabuti para sa atin, syempre, huwag na po natin tanggihan. Kasi ito naman po eh, para sa atin ding lahat. Kaya lahat naman po ng programa, gusto ko pong maibaba para naman din po malaman ninyo na meron ng binaba ang ating mahal na Pangunong Bongbong Marcos na 43 billion. 43 billion para sa health insurance sa mga senior citizen, na kung saan every senior citizen is entitled to 5,000 worth ng health insurance, na kung saan dito po makakakuha kayo ng libreng check-up, libreng laboratory, libreng check-up sa mata, sa tenga, sa puso, meron kayong x-ray, may ultrasound, at meron kayong mga gamot na pwedeng libre na maibigay po sa inyo. So sino po ang hindi magsisikap para ito po ay maipakalat natin, maibaba? Ang hiling ko nga po sa mga ibang politician, sana tulungan na lang po nila ako na maibaba po ito sa bawat barangay. Sapagkat ito naman po ay karapatan ng bawat senior citizen na ito po ay malaman nila para ito naman ay mapunta po talaga para sa inyo. Di po ba, Nay? Sabi ni nanay ako, ha, pinaiyak mo kami, hindi ko akala iiyak na naman ako. Sabi ko sa inyo, tay, mas iiyakin pa ako sa inyo eh. Kasi naalala ko lang po bigla eh na yung nagligtas po sa akin na senior citizen sa riles ng train, isang senior citizen po. Maniwala po kayo. Siyempre may trauma din po ako. Actually hanggang ngayon may trauma po ako sa riles. Every time dadaan ako, ayoko pong tatagal kahit isang segundo. Nagkaroon ako ng traumatic experience. Kaya lang po, nung huminto po yung sasakyan, natanggal po yung pinakaharap, Innova po kasi yung dala ko nun eh. So yung Innova, from yung bintana, di ba, sa harapan po, talagang limas yung buong harap. Talagang katawan ko na lang po yung naiwan doon, tsaka yung driver. Pagkatapos, nung huminto siya, binigyan niya ako ng tubig ng senior. Sabi niya, iha, minum ka ng tubig. Kasi ano, kailangan ka madala sa ospital, baka naalog yung ulo ko daw, kailangan ko rin ng CT scan. So, imagine po sino po ang unang tumakbo sa akin. Kaya di ko po talaga makakalimutan yung senior citizen po na yan, na talaga namang nagkakaripas po ng takbo. Kaya malaking utang na loob po para sa mga senior. Kaya binabalik ko lang po yung binigay sa akin tulong noong panahon na ako po ay muntik nang mamatay. Kaya maraming salamat po sa mga senior citizen po natin. Hindi na ata naaakma kung sasayaw pa ako.